Salamat sa iyong pagbabalik mga kaboksing dito sa A3 Boxing TV. Kung ngayon ka lang napanpad sa ating channel na puno ng bakbakan, paklik na lang ang subscribe button, bell icon at all para lagi kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. Inamin ni Josh Taylor na magiging isang malaking karangalan na makalaban si Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring. Ngunit wala daw itong anumang pakinabang ang paglaban sa alamat na Pilipino sa yugto ng kanyang karera sa ngayon. Hindi kaya natatakot na at hanggang salita na lang itong si Taylor na ramdam niyang baka papatulan siya ni Manny Pacquiao. Nagalit si Josh Taylor sa trainer ni Pacquiao na si Freddie Roach na nagsabing isang potensyal na fight ang Pacquiao versus Taylor. Si Taylor naman ang unang nagkalat ng balita na mas mabuti pa na mag-retire si Manny Pacquiao bago niya ito mabugbog at ang dami pa niyang sinasabi. Ngayon na mukhang balak na siyang patulan ni Roach, galit na siya naman ang laging naghahamon. Habang nangangarap ang mga top caliber fighters ng welterweight division na makalaban si Manny Pacquiao para mapaganda ang kanilang boxing resume na maharap ang nag-iisang 8 division world champion, umatalo man ito tulad sa nangyari sa laban kay Ordinis Ugas, sumasawsaw naman itong si Josh Taylor. Maganda rin naman ang boxing resume ni Taylor. Siya ay undisputed champion sa light welterweight division o 140 pounds kung saan hawak niya ang apat na belts dito at naghamon ito na uubusin niya ang champion sa 147 pounds kasama na ang kanyang idolo na si Manny Pacquiao at nagbanta pa itong bubugbugin niya si Pacman. Sa ngayon biglang nagbago si Taylor. Sabi nito hindi daw isang entertaining fight ang laban kay Pacquiao dahil pinipilit niya na si Manny Pacquiao ay isang anino lang ng kanyang dating sarili. Biglang umatras yata ang bayag nitong si Taylor. Alam niyang ang 140 pounds ay ang natural na timbang ni Manny Pacquiao kung saan brutal na pinatulog ni Pacman dito si Ricky Hatton. Pilit lang lumaban si Manny Pacquiao sa 147 pounds dahil nandito ang malaking pera. Si Manny Pacquiao may 62 wins, 8 losses, 2 draws at may 39 knockouts ay natalo sa kanyang huling laban sa malaking si Ordinis Ugas. Nakapalit sa umatras na si Errol Spence Jr. Ilang linggo na laging hinahamon ni Taylor si Pacquiao dahil napatumba daw ni Taylor si Ugas sa kanilang sparring sa Las Vegas. Maganda ito, ito ay tulad na isang panaginip na natupad pero meron bang reward na makuha ako kay Manny Pacquiao sa puntong ito? Sa palagay ko hindi siya mukhang magaling sa laban kay Ugas, naisip kong mukhang matanda na siya, wala ang kanyang timing at bumagal na siya, dagdag pa ni Taylor. Kung lalabanan ko si Manny Pacquiao at tatalunin ko siya, parang tinalo ko lang ang isang matandang Manny Pacquiao, isang matandang nalipasan na ng kanyang prime, kaya wala akong makuhang pagkilala kung tatalunin ko si Pacquiao sa ngayon, sabi ni Taylor. Hindi na siya katulad ng Manny Pacquiao dati, kaya't kahit isang malaking karangalan ang makalaban ko siya sa ring, wala akong problema kung kami ang maglaban, dagdag pa ni Taylor. Ngunit siya ay 42 years old na, siya ay mapanganib pa rin, at ito ay maging isang mahirap na laban. Hindi ako magkakamali na iniisip ko pa rin na ito ay maging isang mabigat na laban, ngunit kaya kong ipanalo ang laban namin ni Pacquiao, ngunit sa palagay ko, walang pakinabang ang paglaban kay Manny Pacquiao sa ibabaw ng ring, yan ang mga sinabi ni Taylor. Na walang pakinabang ang paglaban kay Pacquiao habang ang ibang masikat sa kanya ay naghangad na makalaban si Manny Pacquiao dahil sa laki ng kikitain manalo man o matalo at gaganda ang kanilang boxing resume na makalaban ang isang alamat na noong nakaraang linggo ay pinagsisigawan talaga na labanan niya at bubugbugin si Manny Pacquiao. Sa palagay ko ay walang pakinabang sa akin kung lalabanan ko ang isang bayani, dagdag pa ni Taylor. Si Taylor ay isang 30 years old na naging undisputed champion na taga Scotland, uunang British fighter na nakahawak ng apat na belts sa pamamagitan ng pagtalo kay Jose Ramirez para ma-retain ang WBA, IBF at The Ring Magazine titles at nakuha ang WBC at WBO belts ni Ramirez. Bago tayo magtapos, shoutout sa mga sakalam na mga boxing Facebook group na ito. Boxing Philippines, Pinoy Boxing Fans at Boxing Talk Pilipinas. Sa inyo namang opinion, maganda bang labanan ni Manny Pacquiao si Josh Taylor? Ilagay lang inyong sagot sa comment section, basahin natin yan isa't isa. Salamat sa inyong suporta, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe.